Okay. Okay, guys. Amazing morning po para sa ating lahat. Kamusta kayo dyan? Pakilagay naman kung nasa ang lugar ka ngayon sa Philippines. Kung ikaw naman ay nasa abroad, pakilagay din kung nasa ang part ka ngayon ng Pilipinas. Welcome po sa ating training dito po sa company natin sa IAM Worldwide. Ang title po ng pag-uusapan natin ngayon is yung tinatawag na Success Blueprint for Beginners. Kung saan mamaya madidiscover nyo po yung sistema natin, paano ba magpapalaki ng team, ano ba yung una kong gagawin, what kind of mindset ba dapat ang meron ako. So lahat po yan pag-uusapan po natin mamaya. Ayan, so before, bago tayo mag-continue ng todo-todo talaga, eh syempre, sound check muna tayo. Ayan, okay ba yung sounds ko? Sige nga po. Tingnan natin kung okay. Paki-comment nga po, loud and clear. Kung clear po ang aking sounds. Sige, antayin natin. Yeah, kasi hindi ko na po nakikita sa... So, lahat po yan pag-uusapan po natin. Loud and clear ba tayo? Loud and clear? Yan, sige. Tinitinan ko yung mga comment nyo. Paki-comment nga po, loud and clear. And then, start na po tayo. So, una sa lahat, thank you, no, sa pagbigay ng time sa pag-attend ng training natin. Alam naman natin, syempre marami ka dapat ginagawa ngayon, busy ka, pero you investing time sa training natin, sa company natin ay napakalaking bagay niyan. Napaka-importante niyan sa tagumpay mo sa online business natin. Okay? So, now, ang reason kung bakit po tayo meron training every day, no, Monday to Saturday ginagawa natin 'tong training na 'to. Kasi naniniwala po tayo na isa po sa sikreto sa tagumpay, no, kailangan talaga equip ka talaga. And that is why, yan, maganda yung pag-uusapan natin. So, bigyan kita ng 1 minute, no, siguro at least, no, at least ma-share mo to sa mga friends mo. Okay lang ba yon? Share mo ito sa mga groups. Ayan, tapos house rules tayo. Okay lang ba yon na... kapag meron tayong tinanong, pwede ba tayong mag-participate? Yan. So, comment nga tayo ng number 1 kung agree kayo doon. Participation tayo. Ang reason kung bakit ginugusto natin na nagpa-participate po, kasi kapag marami pong engagement ang mga videos natin sa IAM Worldwide, mas marami pong nakakakita. At kapag mas maraming nakakakita, mas marami din tayong matutulungan. Okay? So, comment nga tayo dyan sa video natin sa ibaba. Pakilagay nga po yung number 1. Ibig sabihin nun, nag-a-agree kayo. So, sa lahat ng bago pa lang, no, sa company natin, at mga hindi pa nakakaalam, welcome, welcome. At sa mga luma naman, maraming salamat po sa pag-tune in. Okay, ayan. Actually, nakikita ko na. Bati muna tayo. Of course, andyan si Lolit. Pakilagay po pala, anong lugar, anong bansa, kung nasa Philippines ka, pakilagay din. Yan, si Mentor Mitch na nanonood. Si Abigail. So, we have someone from Japan. Yan, palakpakan naman natin yung mga taga-Japan. We have someone from UK. Ayan, so meron din tayo sa UK. Meron din tayong Pampanga. Ayan, Makati. Ayan, ang dami, no? O, yan. Sino pa to? Saan pang lugar to? Loud and clear, sinasabi nila, meron tayo sa Quezon, San Mateo Rizal, si Shin, si, saan pa lugar to? So, marami-rami, no? Marami-rami. And everybody's excited. Excited ka na ba matuto? Ayan, so, I'm sure, no? Lalo na sa mga bago pa lang, very excited matuto. So, at least para may idea po kayo, my name is TJ again. Ako po ay nasa Pinas, no? Kasi marami tayong mga dealers nasa iba't ibang bansa. And katulad mo rin, syempre ako rin po ay na-invite dito sa company natin. Ako rin po ay napaliwanagan din. And the reason why I joined, kasi naniniwala po talaga ako sa passive income. Ako po yung klase ng tao na I don't want to work for the rest of my life. Gusto ko yung tinatawag na, katulad sa mga nangyayari sa mga top earners natin ngayon, yung tinatawag na time and financial freedom. So ako rin, gusto ko dumating yung time na, alam mo yun, hindi ka na mamumblema sa pera, tsaka mas marami kang oras sa mga gusto mong gawin o kaya sa family mo. And naniniwala ako sa business model natin kasi
you have the ability to leverage. Ibig sabihin, pwede kang kumita ng maganda na hindi ka masyado ngarag, no? Hindi ka masyado pagod. And I also like yung concept na hindi mo kailangan ng malaking kapital. At bukod doon, syempre, yung nag-grow ka, natututo ka. Ayan. So, ako, I can still remember nung bago ako sa ganitong klase ng business, ang dami ko na-invite. Para may idea kayo. By the way, ang background ko po, ako po ay undergraduate. So, para sa kalaman ng iba, hindi po ako nakapag-college. Pero okay lang, no? Kahit hindi po ako nakapag-college, kasi siguro may purpose, no? May purpose kung bakit yun. And of course, yan, watching po, no? Naman dyan, online palakpak. Ayan, online palakpak po tayo para sa mga founders natin na walang sawa. Actually, marami pang pasabog, kaya lang hindi pwede ibigay lahat, di ba? So, basta sinasabi lang din nila sa mga leaders na marami pang gagawin na maganda ang company natin, marami pa tayong pakulo, marami pang ilalakas pa yung company natin. Kaya ngayon pa lang, kailangan nagtatanim ka na talaga, talagang tinutodo mo na para kapag dumating yung time na yung marami ng good news, nandyan na lahat, pinrovide na ng company, isa ka sa magiging multi-millionaire sa IAM Worldwide. Ayan. So again, palakpakan po natin ang ating mga founders. So going back do sa kinukwento ko po, ako po ay undergraduate. So nagustuhan ko kasi sa negosyong ginagawa natin, walang qualification. Hindi kailangan matalino, hindi kailangan magaling, di ba? So kahit na undergraduate ka, pwede ka. Kaya lang, marami rin hindi naniwala sa akin na nagsisimula ako. Nakaka-relate ba kayo? Comment nga kayo ng number 2. Meron ba dito yung may mga kaibigan ka, hindi naniniwala sa'yo? Ako ay invited 500 plus, no? Ang napadealer ko ay 34. Okay, 34 lang yung napadealer ko. Pero okay lang. Okay lang sa akin kasi ganun pala yun, no? Kumbaga, pagka nagnegosyo ka pala, hindi pala lahat talaga maniniwala sa'yo. Meron pala talagang hindi. Medyo mahirap lang na part kasi nung una, may mga close akong friends, may mga kamag-anak ako na hindi naniniwala sa akin. Pero okay lang yon. So, ang importante, laban lang. Ang importante, tuloy ka lang. Kasi ikaw naman yung nakakita, diba? So, I keep on doing the business. Tapos, ang pinaka mahirap na part kasi nung bago ako, walang training na ganito, no? Walang recorded, 'di ba? Talagang kailangan mong pumunta ng office, tapos nung bago ako, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. And kumbaga, nahirapan ako. Doon ako nag-struggle. I remember talagang magkano lang yung kinita ko nung first 3 to 6 months ko. Pero I have the desire kasi talaga na naniniwala ako sa negosyo na 'to na hindi kailangan ng malaking kapital, tapos may nag-guide sa'yo, may nag-mentor sa'yo. So, nung na-discover ko yung mga training, doon ko nalaman na may tamang way palang pag-i-invite, may tamang way palang pag-close, may tamang way palang pag-present, may tamang way pala palakihin ang negosyo. That's the time na naintindihan ko na, wow, yun lang palang sikreto. So, simula nung natutunan ko na yon sa mga training, doon na ako nagsimulang nagkaroon ng mas maganda pang result. Okay, doon ako nagsimulang mag 6-figure income. So on and so forth. So kaya we highly recommend sa lahat ng bago pa lang, can we have a deal? Yan, sige nga, titinan ko nga po ang inyong comment dito sa ano natin. Can we have a deal? No, sa lahat ng bago pa lang, paki-comment nga po me. Okay, halimbawa 3 to 6 months ka pa lang sa company natin, paki-comment po me. Ayan. 1 month ka pa lang, 2 months ka pa lang, 3 months ka pa lang, paki-comment po, me. Ayan. So, can we have a deal? Kapag kabago ka pa lang, okay lang ba yon? Na focus ka muna sa training. Huwag ka muna mag-focus sa kitaan. Okay? Focus ka muna ng arali na negosyo. So, ito yung deal natin. You need to follow yung sistema natin sa company. So, pagbago ka pa lang, lalo na mga kakasali mo pa lang, for the next 30 days, a-attend ka ng training every day except Sunday. Is that a deal? Okay? Is that a deal? Okay? Yan. Virtual, ano tayo? Virtual shake hands. Okay lang ba yon? Deal ba tayo dyan?
So, pag bago ka pa lang, everyday training mo na kahit kumakain ka or maybe nagluluto ka, nakikinig ka. Okay? Kasi yan ang pinaka goal natin sa company natin. More than kumita ka ng malaki, more than ma-reach mo yung mga goal mo, ang pinaka gusto talaga namin is ma-develop ka bilang online entrepreneur. Kaya nakukuha lang yon sa pag-attend ng training for the next 30 days. Especially bago ka pa lang. This is part of our system sa company natin. Kasi gusto natin lahat tayo equipped. Okay? Deal ba tayo doon? Paki-comment nga po. Deal? Yan. Pakilagay nga po. Deal? Kung deal kayo doon. Okay? Every day, especially pag bago ka pa lang. Okay? So, let's go dito sa topic natin. Punta tayo dito sa topic natin. So, again, our topic for tonight is yung tinatawag na success blueprint. Ito yung, ano ba yung susundan mo? Ano ba yung gagawin mo? Okay? Paano ko ba sisimulan? Okay. So, simulan natin sa topic natin. Of course, pagka ikaw ay bago pa lang, ang unang-una mo is yung tinatawag na, yan. Unang-una ito ha, right mindset. Ayan. So, kailangan nakatama, no? Kumbaga, ikaw ay hindi ka nagkakamali ng pananaw. Ayan, pagbago ka pa lang. Kailangan nasa tamang, ano ka, nasa tamang pace, no? Ano-ano ba yung kailangan natin kapag ka tayo ay nagnegosyo? Ano-ano ba yung kailangan nating mindset? We need to have a powerful mindset na alam natin, ito yung tamang way. Ayan, so later i-discover natin yan dito sa training natin. Merong kasing tama, merong mali. Ayan, so yung tama, you need to have a long-term mentality. Just like, no, kapag ka may mga negosyante ka na-encounter, lahat yan, meron silang, alam mo yun, di ba nauso ngayon sa business na no, may kasabihan pa na, 3 to 6 months, palugi muna ako niyan. 6 months, palugi muna ako niyan. Isang taon muna ako bago kumita. Hindi naman natin sinasabi na aabutin ka ng ganung katagal. No? Hindi naman natin sinasabi, oy, ganun pala katagal. Hindi. Kikita ka na rin. Pero bukod doon, no, sa pagkita na 'yon, is of course hindi pa talaga kita 'yon. So you need to have a long-term mentality. Ang challenge po kasi sa mga bago pa lang, gusto agad nilang kumita. There's nothing wrong with that. Kaya lang meron po kasing panahon ng pagtatanim, meron pong panahon ng pag-ani. Hindi po 'yan pwede magkasabay. Okay? How many of you agree, no? Hindi ko kasi nakikita mo comment nyo. Sige, ilalagay ko dito ang aking cellphone. Ayan. So, para makita natin kung kayo ay nag-a-agree. Ayan. Agree ba kayo doon? No? Kapag ka ikaw ay bago pa lang, kailangan long-term ang tingin mo dito sa ating business. Okay. So, what else? No? What else? Bakit daw importante yon? Ayan! Nanonood po ang ating VP Aika. Ayan. Palakpakan natin si VP. Ako, personally, ang dami ko natutunan sa kanya, lalo na when it comes to leadership. Ayan. Tsaka yung passion talaga to help people, to build a relationship. Okay? So, palakpakan natin si VP. Nandyan din po. Nakikinig din po. Okay? So, number one is you need to have the right mindset. Bakit importante daw ito? Parang kapag sasakay ka ng aeroplano. Namimiss nyo na ba sumakay ng aeroplano? Sino dito yung namimiss mo na? Ayan. Miss mo na ba sumakay ng airplane? Ako, miss ko na. Di ba? Diba ang sasabihin ng flight attendant, sasabihin niya na, fasten your seatbelt, we might experience some turbulence. Ayan, so meaning to say, lilipad naman ng aeroplano, kaya lang may onting pag-alog. Okay, naka-experience na ba kayo ng ganun? Sino dito naka-experience na nung alog, na kakaibang alog? Alam mo yun? Yung kakaibang turbulence, parang magka-crush na kayo, di ba? Kaya importante ang seatbelt. Bakit? Kasi po, meron tinatawag na, number one, yung tinatawag na the excitement. Ayan, lagay natin dito ha, the excitement. Okay? So, kapag bago ka pa lang sa IAM, sa IAM Worldwide Business natin, yan yung time na na-excite ka. Ayan, kasi merong 5 phases po ang pagninegosyo. Yung una, you're very excited, di ka makatulog, napapaganipan mo yung barley, di ba? Yung talagang amazed na amazed ka, di ka makapaniwalang may ganitong klase na negosyo, di ba? So, yan yun. Tumatagal yan, madalas mga 2 to 3 months.
Ayan, 2 to 3 months, tatagal yan, you're very excited. So, that's good. You have to use that passion. You have to use that energy. Okay, number two is yung tinatawag na the disappointment. Ayan, the disappointment. Double S ba yun? Double A? O, bahala na. Basta yan na yun. Okay? So, the disappointment. So, ano ba tong the disappointment na to? Eto na po yung time na nakikita mo na, ay, mayroong medyo mahirap pala tong part na to. Ay, nadi-disappoint ako sa part na to. Ay, parang hindi ko gusto tong part na to. Okay? And that is normal. Okay? That is normal, no? Alam nyo, lahat ng top earners natin sa IAM dumaan dito sa disappointment stage. Okay? May mga part na parang hindi nila nagugustuhan. Okay? Then number three is yung tinatawag na quitting. Ayan. Iksiyan na lang natin. Pero kung iaano mo yan, ito yung part na gusto mong mag-quit. Okay? Ang tawag dyan, the critical point of quitting. Okay? Para lang mabilis yung pagkakasulat. Ayan. So, quitting. Ayan. So, ano ba yung quitting na yan? Ito yung part na parang gusto mo nang sumuko. And if you will study yung ating mga top earners, halos lahat po. Okay? If I'm not mistaken, walang nakaligtas dito. There was a time na gusto nila sumuko. Okay? And I just want you to know that is normal. Okay? Kasi ito po yung stage eh. Ito yung, kumbaga sa ano, sa five phases in business, dinadaanan talaga to. Okay? Number four is yung tinatawag na growth. So, dito sa growth, matututunan mo naman dyan na may purpose pala kung bakit mo dinaanan yon. So, meaning to say, kaya ka pala nare-reject, may purpose pala yan. Kaya ka pala minsan nagkaroon ka ng malaking team, tapos biglang nawala, may purpose pala yon. Okay? One of the worst thing that can happen sa atin po, no, sa isang tao, is yung na-bless ka ni Lord and then hindi ka ready. So ako, naniniwala ako na lahat po tayo, no? Kumbaga eh, ibibigay sa atin ni God yung gusto natin eh, di ba? Willing na willing siya eh. Gusto niyang ibigay yung lifestyle na gusto mo para sa family mo. Okay? Yung sasakyan na gusto mo, yung bahay na gusto mo, yung peace na gusto mo, yung charity na gusto mong suportahan, lahat yan ipuprovide sa atin. Now, kung ipuprovide sa atin lahat, Sir TJ, what is my part? Your part is to prepare yourself. Kailangan i-ready mo yung sarili mo. So, it's not a question of, lalaki din ba yung grupo ko, Sir TJ? Dadami rin ba yung mga business partner ko? The question is, pag dumating yung time na yon, ready ka na ba? Kasi pinakamasakit na pwedeng mangyari sa atin, yung dumating na yon and then hindi ka ready. So always remember, anything that you will mismanage, you will lose. Anything that you will mismanage, you will lose. So yan po ang katotohanan. Kaya dapat nire-ready natin, no? Yan. Sige nga, tignan ko nga po dito. Sino po dito yung, ito pala, meron pala tayong comment section dito. Yan, nakikita ko na yung mga comment nyo. Wow! Yan. So sino dito naniniwala na si Albert Einstein ay matalino? Yan. Meron ba dito naniniwalang gano'n? Oh, matalino si Albert Einstein, di ba? So, yes, marami mag-a-agree sa atin doon. Anong sabi niya? Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. So, the question is, marunong ka na ba mag-present? The question is, marunong ka na bang mag-close ng deal? Marunong ka na ba mag-invite? Marunong ka na ba mag-prospect? So, lahat yan, no? Lahat po yan ay kailangan inaaral natin. Marunong ka na ba mag-train ng team? Marunong ka na ba mag-lead? Yan, pinakamahirap na part, no? Mag-lead ng team. So, dyan tayo natututo. Yan yung tinatawag na five phases in business. Ang tawag dyan, growth. You realize na kaya pala yung mga challenge na dinaanan mo na yon, may purpose pala yun, doon ka pala natututo. And this yung panglima, ito yung tinatawag na financial, yan, financial freedom. Ayan. So, hindi ko lang alam kung kita sa ibaba. Ah. Ayan. So, ito na yung tinatawag na financial freedom. Ito na yung part na pinakamasarap sa lahat. No? Kasi natuto ka na sa business, marami ka ng alam, no? Nag-grow ka na, dinaanan mo na itong mga to. Ito na yung time na nagme-mentor ka. Ito na yung time na
alam mo yon, pupunta ka sa ibang bansa na hindi mo na pinoproblema yung pera, 'di ba? Hindi ka na nagwo-worried sa pera. Yan na yon. Because of dinaanan nila tong stage na to. Yes, may part ba na nahihirapan sila, Sir TJ? Yes. So, I just want you to know, ang tawag dito is 5 paces in business. So, normal to. So, sa lahat ng bago pa lang, I just want you to know na dinadaanan natin yan. So, ano pa, Sir TJ, yung kailangan natin? Kapag kabago ka pa lang. Ayan. So, again, ito yung kakailanganin mo is yung tinatawag na merong kadapat nito. Ayan. Yung tinatawag na goal. Kailangan, ngayon pa lang, I remember nung tinitrain pa ako ni Press AM, sabi niya sa akin, TJ, you cannot make your dream come true if you don't have a dream. Okay? Wala ka daw tatamaan kapag ka wala kang target. Ayan. So, comment nga tayo dito, goal. Lagay nga natin dyan sa comment box natin, goal. Ayan. So, participate tayo. Okay lang po ba yon? Lalo na sa mga bago pa lang, lagay natin goal. Kailangan meron ka nito. Alam mo na yung target mo. Alam mo na yung gusto mong tamaan. Alam mo na yung gusto mo ma-accomplish. Actually, nung kami nga ay tinitrain pa lang ni Press, no? I think magkakasama kami niyan, mga top earners din natin dito. Pumupunta pa kami sa kasa. Pupunta kami. Alam niyo, kinikilabutan ako. Ay, nako. Basta. Kasi nakailang tour din kami dito sa lugar kung saan ako nakatira ngayong condo. Nakailang tour ako. Siguro mga, hindi ako nagkakamali, hindi bababa ng 15. Hindi bababa ng 15. So maraming beses akong tumingin ng lugar na gusto kong tirahan. Diba? Talagang pinuntahan namin. And, you know, it really works. No? It really works. Kaya, kailangan, minsan pagkakamalan tayong baliw. No? Minsan pagkakamalan tayong baliw or masyadong mataas ang pangarap. Pero, yun nga eh. Sabi nga eh, kailangan maging abnormal ka eh. Diba? Pero kasi sa IM kasi naniniwala talaga tayo na this is possible. You know, the reason why I'm sharing this, marami pong tao hindi na po nangangarap. Sa totoo lang po. And that is our campaign sa IM. That is our campaign. It's possible. Kasi nung before naman to ginawa nila Press AM, nila GM Ana, nila VP Aika, before nila to ni-launch, it's really to help people. Kasi nakakita nila, ang daming tao ngayon na walang second income. Na naghahanap ng papagkakakitaan. But they don't know how to start. Walang nagme-mentor sa kanila. So yun eh. Kaya to in-start, no? It's really to advocate na hindi lang kumita yung tao. It's really to change the way they think. Na maging entrepreneur sila. Kaya simula ngayon, no? Yan, kaya ako kinukwento to. Kasi marami ng tao talagang ganun. Marami sinuko na nila yung pangarap nila. So sa IM, it's possible. Diba? Imagine mo, kahit nasa I know, no, maaaring isipin natin, masyado naman materialistic ang mga tao dito. Hindi, kasi marami na tutulungan talaga. Just like last year, how many cars did we give? Di ba? 20 na brand new car. Fully paid. Di ba? So, ganun ang company natin, namimigay siya ng sasakyan sa mga taong deserving. Yes, hindi sa lahat, sa mga taong nagsipag. Pero yun yung maganda. 'Di ba nagsipag ka, rewarded ka. Okay? So, ngayon, the only way for you to reach, no, yung gusto mo, kailangan meron ka talagang goal. Alam mo talaga kung ano yung target mo, alam mo talaga kung ano yung gusto mo. Amen. So, simula ngayon, gawa ka na ng dream board. Meron, alam nyo, ang tao, they become what they think, no, most of the time. Wala namang problema paminsan naisip mo yung bayarin. Paminsan naisip mo yung news, di ba? Paminsan naisip mo yung chismes. Pero kung ano yung madalas mong iniisip, that's what you become. But if you're going to think of ano yung goal mo, ano yung mga gusto mong ma-accomplish, ano yung mga pangarap mo, unti-unti lumalapit ka doon. Sabi nga eh, kapag ikaw daw ay merong goal in life, 50% na accomplish mo na kapag ka merong kang dream board. Okay? Kailangan merong kanyang goal. Okay? Very, very basic yan. Lahat ng top earner natin, once upon a time, yung Ferrari nila, nasa dream board lang.
once upon a time, yung bahay na gusto nila nasa dream board lang. Amen? Sino nga dito? Kasi marami ng mga top earners natin nakakabili ng house and lot. Ayan, so, sino dito yung gusto nyo rin magkaroon ng ganun? Sige nga, comment nga tayo ng me. Ayan, lagay mo nga dyan sa chat natin, me, kung ikaw rin yun, gusto mo rin maging ganun, gusto mo rin matulad sa mga top earner natin. Ayan, so marami-rami, agree, no? Marami nag-me. Okay? So, simula ngayon, let's have that kind of mindset. Ngayon pa lang, ako dati, kaya ako to ginawa tong success blueprint na to na makakatulong, lalo na sa bago. Kasi I remember, nung mini-mentor pa lang din ako, wala akong goal talaga. Wala akong goal, sinasabi ko lang may goal ako, pero wala. Okay? So, until na-realize ko yung power na to, kailangan pala talagang maramdaman mo, kailangan pala talagang gumawa ka ng dream board, di ba? I-print mo yung gusto mo. And doon nagsisimula yon sa isang simpleng goal, sa isang simpleng ano yung gusto mo. So always remember, you cannot make your dream come true if you don't have a dream. So ngayon pa lang, mag-print ka na. Ngayon pa lang, ano yung mga gusto mo ma-accomplish? Ilista mo na, gawin mo na siyang dream board. Okay, so next, yan. Next natin, ha, pag-uusapan natin. Sir TJ, now I know I have the right mindset. Okay, alam ko na. Ano ba yung next na gagawin ko? Okay, next is yung tinatawag na prospecting. Ayan. So, prospecting. Kailangan marunong ka ma-prospect. Ayan. Kailangan dumadami ang kakilala mo. So, always remember this. Tayo, bilang negosyante sa IAM, we are limitless. Limitless tayo, guys. Hindi ka mahihiyain, hindi ka tamad. Hindi yun ang totoo mong personality. Ang totoo mong personality, you are a limitless person. Bakit? Alam mo ba, kapag kasama mo yung mga kaibigan mo, iba ang pag-uugali mo? Alam mo ba na pagkasama mo yung pagka nasa simbahan ka, iba rin ang ugali mo? So in other words, pag nasa opisina ka, nag-iiba ka rin. So, isa lang ibig sabihin nito, limitless tayo. Ibig sabihin, yung mga pinaniniwalaan mong wrong belief sa'yo na hindi ka magaling, hindi yan totoo. You are a limitless person. So, kailangan maintindihan natin, kahit na mahihiyain ka ngayon, you can transform it. Okay? Pwede mong, kumbaga sa artista, no? Kumbaga sa artista, nasusuot siya. Okay? So, halimbawa, di ba artista ganon, o gusto niya, ano naman siya, mabait. Yan. O gusto naman niya, ano siya ngayon, tatay. Yan. So, gusto naman siya, ano niya, let's say, for example, ano naman siya, adventurer. So, depende kung anong character na sinuot niya. So, dahil tayo yung negosyante na, no, pag nasa, kahit na nasa labas ka, kunyari, pag nasa labas ka ng IAM, employee ka. Pero pag nasa IAM ka na, boom, negosyante ka na. O, estudyante ka. Pag nasa IAM ka na, boom, leader ka. Okay ba yon? So, simula ngayon, let's have that, no? Let's grow our network. So, tandaan natin to. Your network will determine. Yan. So, tandaan natin to. Ha. Determine your net worth. Yan. So, ganun pala ka-powerful to. Yung pag-asenso ng bank account mo, yung pag-asenso mo, malaking factor pala yung iyong network. Ayan. So, network yan. Yung dami ng iyong kakilala. Ayan. Isa po sa common denominator ng mga taong umaasenso, maraming kilala. Okay? So, simula ngayon, you add friends, no? Kung nasa Facebook ka, wag nating, kumbaga sa ano, maliitin. Wag nating baliwalain. Ayan, ha? Andaan natin to. Wag nating baliwalain. Guys, napaka-powerful ng connection. Kaya kailangan nagbibuild ka ng relationship. How many of you, guys, as a team? Okay? Comment nga tayo dyan, agree. Lagay nga natin, etong sasabihin ko. Napaka-importante nito. Kung agree ka dito, paki-comment po, agree. Okay lang ba yun na magtulungan? Yes, Sir TJ. Yan, marami nagko-comment. Agree. Totoo yun.
So, sino sa inyo dito na kapag ka, nag-post ka, gusto mo maraming nagla-like ng post mo? Like, sino naman dito gusto mo kapag ka nag-post ka, maraming nagko-comment? Maraming nagko-comment sa post mo. Ayan, pakilagay din, me. Oh, sino dito kapag ka nag-post ka, gusto mo maraming nagsishare? Sir TJ, ako rin. So ladies and gentlemen, kailangan natin maintindihan, you have to give what you need. You have to give what you need. Gusto mo pag nag-post ka, marami nagla-like. Ikaw naman di nagla-like. Gusto mo pag nag-post ka, marami nagko-comment. Ikaw naman hindi nagko-comment. Make sense? So you have to give what you need. Mag-isa. Ikaw lahat gagawa. No, na-appreciate nyo ba yung ginawa ng company natin? Palakpakan nga po natin yung company natin. Bakit? Kasi the company is really focusing on developing us. Diba? Bukod dun, grabe. Marami pa yung, actually, hindi ko pa alam yung, basta sabi lang sa amin ni Press, marami pang mangyayari maganda. Hindi ko alam. Pero ngayon pa lang, grabe na, solid na, solid na. Bakit, Sir TJ? We have Sir Rafi Tulfo. No, may hanggang ngayon may jet lag pa tayo kay Sir Rafi Tulfo, 'di ba? Imagine mo kung ini-endorse tayo ni Rafi Tulfo, is that good or very good? Sobrang ganda noon, 'di ba? Okay. So, again, remember this. Connection kailangan dumami. Okay? So dapat nag-a-add ka ng 10, 20, 50 people, 'di ba? Kung kaya, no? Kung hindi kaya, o sige, 10 lang every day. Make it a habit. Make it a habit na nadadagdagan yung mga list mo, yung mga prospects mo. Okay? So, pagdating sa prospecting, of course, kasama rin dyan. Kung may idea ka na, kung wala pa, pwede mo rin namang aralin. Kasama din ang Facebook ads. Yan. So, nakakapag-advertise ka dyan. No? Nag-i-invest ka nga lang ng konti. Pwede ka rin sumali sa mga groups. Okay? Tapos, wag na wag mo. Eto ha, guys, listen to this. Kalimutan mo na lahat. Wag lang to. Yung kakilala mo. Marami kasi sa prospect mo, hindi mo pa naiimbita. So, make sure yung mga kakilala mo na yan, ilista mo. O, ilista mo si Karen, lista mo, di ba, si Mark, lista mo yan. Dapat lahat talaga yan naiimbita mo. Mamaya, I'm gonna share how to invite. So, sino dito excited matuto? Paano mag-invite? Yan, comment nga tayo ng number one, kung excited kayo matuto, paano mag-invite? Yeah, so yan yung proseso natin, no? Of course, wag nating kakalimutan yung ating kakilala. Dapat lahat yan na-invite. Wag na wag ka magja-judge. Listen to this, wag na wag ka magja-judge. Kasi yung iba, gina-judge nila, Sir TJ. Meron ba tayong papel dito? Ayan, may papel tayo. Sabi niya sa prospect list niya, Sir TJ, si tita ko, mayaman na to. Si tito, walang pera to. Si tita, naku, negative to. Diba? Gina-judge mo. Alam nyo sa negosyo natin sa IM, yung akala mong sasali, yun yung hindi. Yung akala mong hindi sasali, yun yung sumasali. So, wag na wag kang magja-judge simply because hindi ka judge. Okay? Basta lahat ng kakilala mo, imbitahin mo yan. Okay? Invite mo sila kasi you will never know. Baka mamaya, nandyan lang pala sa paligid mo yung alas na hinahanap mo matagal na. Okay? So, very, very important, prospecting. Ito yung next step natin. Siyempre, may goal ka. You need to have the right mindset now, no? Na mumrospect ka na. Nag-e-expand ka na ng connection. Pwede ka sumali sa mga groups. Mag-engage ka dun. Diba? Sali ka sa mga OFW group, sali ka sa mga business group. Tapos, yung mga tao dun, yung mga comment nila, commentan mo. Or, probably, just be part of the community. 'Di ba? Just be friends. Okay lang ba 'yon? So just be friends. Okay. So now pag-usapan naman natin ngayon, medyo mabilis lang 'yang prospecting natin. Pag-usapan naman natin ngayon, of course, yung tinatawag na inviting. Ayan. So sa inviting naman, inviting. Ayan. So Sir TJ, now I know, no? Inviting na pala tayo. Yes, oh, lagyan natin ng ganito para talagang daman-dama. Oh, inviting. So, paano tayo mag-i-invite? Sa pag-i-invite natin sa business natin, syempre iba-iba yan, no? Iba-ibang strategy.
titignan mo, lahat naman effective talaga. Ang importante lang, nakakapag-invite ka. You cannot say the right words to the wrong people. And you cannot say the wrong words to the right person. Okay? So, ganun po siya. So, ibig sabihin nito, kapag ang taong kausap mo talagang interesado, okay, kahit hindi maganda yung script mo, ma-i-invite mo siya. Kung hindi naman talaga interesado, wala naman tayong magagawa doon. Pero ang importante dyan, na-i-invite natin. So, Sir TJ, paano ba ako mag-i-invite? So, kailangan dyan lakas sa loob. Alam nyo sa negosyong ginagawa natin, kasi may time minsan na iilang ka, pagka mas mayaman sa'yo na-invite mo, mas professional kaysa sa'yo, ang kailangan dito, lakas ng loob. Okay? Pakilagay nga po dyan sa comment natin, lakasan ng loob. Okay? Sige po. Lagay natin yan. Yes. And that is true. Diba? Sometimes kasi ang kalaban natin, yung ating pong sarili. Diba? Minsan tayo mismo, minamaliit natin yung sarili natin. Always remember this, guys. You know, the real battle in business, in reality, is not yung ano yung talagang reality. Ang totoong laban talaga, ladies and gentlemen, sa labas, sa outside world, ang totoong laban, nasa inner world. Okay? I remember this story. Ang pangalan niya si Harry Houdini. Itong Harry Houdini to, way, way back, many, many years ago. No? Matagal na panahon na po. And etong tao na to, siya po ay escape artist. Ibig sabihin ng escape artist, kahit saan mo siya ikulong, para siyang magician, no? Makakalabas siya. And you know what happened? Isang araw siya po ay na-challenge, no? Sabi ng isang jail, kulungan, sige, tignan namin yung tikas mo. Tignan natin kung kaya mo makalabas sa kulungan namin. So, inaccept niya yung challenge, alam mo yun? Normal lang yung suot niya, naka-t-shirt lang siya, naka-pantalon lang. And then, ang challenge is 2 hours. Kailangan makalabas siya. And then, pagdating niya doon sa kulungan na yon, nung nakakulong na siya, imagine lang natin yung kulungan, no? Nung nakakulong na siya doon sa kulungan na yan, okay? You know what happened? Nung nakakulong na siya sa kulungan na to, kailangan makalabas siya within 2 hours. So, ano nangyari? Yung damit niya pala, ang dami palang mga paraparnalyas doon. Ang dami palang mga wire. Nakalagay pala yun sa damit niya. So, he's trying to open the door. 2 hours kasi hindi. So, maraming tao nanonood, di ba? And 1.5 hours na, hindi niya pa rin mabuksan yung pinto ng kulungan. Okay? Makikita mo na sa mata niya yung frustration. You know what happened? 2 hours na, hindi niya pa rin nabubuksan. For the first time sa karir niya, hindi niya nabuksan yung isang pintuan. Escape artist siya. Alam niyo sa sobrang pagod niya, no? In other words, talo siya, no? Hindi siya nag-succeed dun sa deal. Sa sobrang pagod niya, napasandal po siya sa pinto nung kulungan na binubuksan niya. You know what happened? Bumukas yung pintuan na tinatry niyang buksan. So, pagsandal niya, bumukas. In other words, yung binubuksan niya palang pinto, hindi pala nakalak. Saan lang nakalak? Sa mind niya. Akala niya nakalak. And same thing with us. Minsan akala natin, di ba, ang dami natin nilak sa mind natin. Mahihain ako, hindi ako magaling, hindi ko kaya. Relationship, maybe magaling ka makitungo, 'di ba? So pag tinitingnan mo 'yan, meron ka talagang strength. Okay? So meron kang strength. So again, when it comes to inviting, lakasan ng loob. Lalo na kasi kapag may mga sumasalita sa atin sa IAM, 'di ba? Yung iba, feeling mo bata ka pa, feeling mo walang maniniwala sa iyo, hindi totoo 'yun. Age is just a number. Mas marami pang mature na bata pa eh. 'Di ba? So lagi nating tatandaan 'yan, lakasan ng loob. Kasi yung iba, kapag meron silang gustong gawin and then napanghinaan sila ng loob, they easily give up. They quit. Di ba? So, yun ang nangyari sa kanila. Pero ang totoo, yung mga nagiging top earner sa IAM, yung mga kumikita na malaki dito, actually, malakas ang loob. O, di ba? Lakasan lang ng loob yan. Kasi pag malakas ang loob mo,
Malakas ang loob mo mag-invite, malakas ang loob mo mag-present, malakas ang loob mo gawin ang negosyo na IAM. Maniwala ka sa akin. 1 to 2 years lang, iba na buhay mo. 1 to 2 years lang, may passive income ka na. Lalo na pag tinodo mo sa IAM, binigyan mo talaga ng oras, maniwala ka, 1 to 2 years lang. Sure yan. O, tinodo mo ha. Basta, ang usapan natin, basta tinodo mo, binigay mo lahat. You use not only your mind, you also use your heart. What do I mean by heart? Ito yung tinuturo din ni VP parate. Yung deepest why mo. Pag ginawa mo si IAM, huwag mo siyang gagawin para sa'yo lang. Sometimes kasi pagka nagnegosyo tayo, we always use this eh. Paano mag-invite, paano gawin na negosyo. Pero ang totoo, ito po ang sikreto talaga. You have to use your heart. Bakit mo nga ba ginagawa si IAM? Okay, so I recommend gawin mo to. Halimbawa, may anak ka. Gawin mo siya para sa anak mo. Iba kasi ang laban kapag meron kang ginagawa para sa loved ones mo or maybe sa mga charities gusto mong suportahan. Gawin mo si IAM para sa tatay mo. Gawin mo para sa lola mo. Alam mo, kapag ka ginawa mo ang negosyo na merong dahilan para sa pamilya mo, kakaiba ang drive mo. Hindi ka maaawat. Actually, even hindi ka turuan paano gawin, makaka-discover ka ng mga way para magawa ito. Okay? So, you have to use your heart. And that is your tinatawag nga na why. Diba? Mag-i-invite ako kasi para sa nanay ko to. Mag-i-invite ako kasi para sa charity gusto ko supportan. Mag-i-invite ako kasi para kay papa to, para hindi na siya mag-abroad ulit. Para sa anak ko to, para secure yung future niya. Okay lang na ako ang mahirapan, huwag lang yung mga mahal ko sa buhay mahirapan pa. Okay? So we have that kind of opportunity. So again, inviting is very, very important. So paano mag-invite, Sir TJ? Ayan. Are you learning? Use your heart. Totoo yan. Natatandaan nyo yung ano, yung puso, yung Gilas Pilipinas, di ba? So ano ang theme nila? Puso, di ba? Ibig sabihin, hindi natin sila kaya sa skills eh, pero puso. Oh, pero nakapasok tayo dun, no, sa international basketball. Why? Kasi we use our heart. We don't just use our skills, di ba? Pusuan ang labanan, di ba? So yan po ang sikreto. Sir TJ, how to invite? Okay, so sige, lista natin dito. Kita pa naman, okay? Ito yung tinatawag na if I would you. Ayan. Ito yung isa sa mga, ano yan, no? Isa sa mga gamit na script. If I would you. So, halimbawa, may friend ka, no? Siyempre, nakipag-build ka ng rapport sa kanya, nakipagkwentuhan ka, and then pwede mo sabihin sa kanya, Mark, kung sakasakali, no, sa Tagalog na lang, kung sakasakaling merong isang pagkakakitaan, gamit lang ang cellphone at internet, mai-interest ka ba? Yan. So, yan yung tinatawag na if I would you. Okay? Kung sakasakaling may isesend ako sa iyo na video, panonoorin mo ba? Okay? Kung sakasakaling merong isang negosyo na pwede kang kumita habang nasa bahay ka lang, would you be interested? Okay? So, yan yung if I would you. Okay? Yan yung mga script na pwede mong gamitin. Ako, ang madalas ko rin nagagamit, project. So, kapag ka nag-i-invite ako, Mark, kunyari prospect ko si Mark, Mark, open ka pa ba sa side project? Kung saan magagawa natin kumita habang gamit ng ating cellphone at internet. So, pwedeng ganon. Pwede mo rin naman, simpleng tanong lang. Kapag ka may mga prospect ka, simpleng tanong lang. Ang sasabihin mo lang sa kanya, Mark, interesado ka pa bang kumita on the side bukod sa trabaho mo ngayon? We're just looking for people na ano, Sir TJ, na interested. Yan. Kasi kung hindi naman interested, wala namang problema sa atin yun eh. Ang importante, na tanong mo. Make sense? So, pero pag yan ginamit yun, napaka-powerful niyan. Kung sakasakali, Mark, interesado ka pa bang kumita on the side bukod sa trabaho mo? So, kapag sinabi niyang yes, sakto, Mark, we have a webinar mamayang 6 p.m. Kung maisisend ko sa iyo yung link, makaka-attend ka ba mamaya? Okay? So, pwede mong gawin ganon. So, pwede mo rin i-block yung objections. Okay? So, ang tawag dito, blocking the objections, ilista nyo ulit to. So, pwede mo sabihin sa kanya, Mark, alam ko marami kang itatanong,
alam ko tatanungin mo paano to, ano produkto, paano kikita, and so on. Would it be okay kung lahat na lang yan pag-usapan natin mamayang 6 p.m. para lahat ng tanong mo masagot natin mamaya lahat? 6 p.m. okay sa iyo mamaya? Yan. So yan yung mga iba't ibang strategy natin ng pag-i-invite. Marami pang iba. Okay. So, Sir TJ, next step is invitation. Okay? Sa blueprint natin. So, next, of course, nakapag-invite ka na, kung ikaw mismo yung mag-present, wala namang problema. So, ang tawag dito is yung tinatawag na, of course, presentation. So, dahil business mo to, yan, agree ba kayo doon na business mo to? Simula ngayon, kailangan marunong ka rin mag-present. Kasi hindi mo pwedeng i-asay negosyo mo sa ibang tao. Dapat nagpa-practice ka rin. Ako naalala ko, katulad ng ibang top earners natin, I remember, ang kausap ko dati, electric pan. Okay? So, kausap ko electric pan, nag-explain ako sa kanya. So, this is our package. Sabi ko sa kanya, pagka sumali ka, ganito. Electric pan, negative, no? Hindi siya, ang tawag dito, hindi siya nag-a-agree sa akin. Diba? Pero okay lang yon. So, ang importante, nakakapag-practice ako. Guys, you don't need to be great to start. Okay? Always remember that. Sir TJ, hindi kasi ako magaling mag-present. Hindi ko siya porte. Di ba? Minsan may ganun. Okay lang yun. Gagaling ka rin. Alam nyo, lahat ng top earner natin ngayon, dating hindi magaling. Dating hindi. Wala pa masyadong alam. Di ba? Sa business world. Pero gumaling sila. Why? Because parati nilang ginagawa. So always remember, you don't need to be great to start. But you need to start in order for you to become great someday. Kailangan mo magsimula. Gagaling ka sa isang bagay na parati mong ginagawa. Sino dito ang gusto? Comment nga tayo ng number one. Gusto mong gumaling mag-present. Sige nga. Presentation. Sir TJ, gusto ko gumaling mag-present. Sir TJ, gusto kong gumaling mag-record ng sarili ko. Katulad yung ganyan, nagbe-video ka ngayon. Gusto ko rin matuto niyan. Okay, isa po ang sikreto. Kung gusto mong gumaling, parati mong gawin. Always remember, gagaling ka sa isang bagay na parati mong ginagawa. Lagi ka nagpe-present ng business mo, gagaling ka mag-present. Gusto mo gumaling mag-invite, lagi ka mag-invite. Okay? Halimbawa naman, gusto mong gumaling sumagot ng mga objections, gusto mong gumaling mag-close, lagi kang mag-close. Gusto mong gumaling mag-lead ng tao, lagi kang mag-lead ng tao. So, dapat kung ano po yung parati natin ginagawa. So, again, ano yung tip natin? Presentation. Marami kasing iba, inaasa lang nila, ayoko na mag-present. Okay? Ikaw na yan, mentor. Iba pa rin pag marunong ka. Alam nyo, sa venture natin sa IAM, yes, no, pwede tayong kumita na maganda. Acknowledge ko lang po ang presence ng ating pinakamamahal na presidente, si Pres AM. Ayan, nandyan po siya. Palakpak naman! Kailangan natin milyong-milyong palakpak para kay Pres AM. Diba? Alam nyo po, hindi lang sa Pinas, eh, hindi lang sa Green Hills. Yung dami ng taong natutulungan natin. Diba? We're very blessed na yung company natin is, kumbaga, hindi lang yung pwede na. Okay? Kasi galing kami sa ganung company before. Pwede na yan, okay na yan, diba? Hindi. Right now, yung ginawa ng company natin, talagang world class. Diba? So, we have a branches na nga, diba? Sa ibang bansa. So, that's good. So, presentation. So, always remember this. Kailangan marunong ka rin. Iba pa rin talaga yung may alam ka rin. Alam nyo, sa venture natin, sa IAM Worldwide, sa negosyo natin, hindi lang yung pera yung blessing sa atin dito eh. Alam nyo kung ano? The kind of person that you can become. Yun ang pinakamalaking blessing mo dito. Amen? Sino sa inyo dito mas naging better person kasi mula nung nag-IAM ka? Sige nga, pakicomment nga po dyan, me, para alam ko lang po kung natutulungan ka ba ni IAM? Yes. Ako mismo, 'di ba? I've learned a lot sa company natin. 'Di ba? So, 'yun ang kagandahan. So, nag-grow ka, mas natuto ka sa sales kasi akala ng iba basta kita lang 'to ng pera, hindi. This is a success university. Okay? Dito tinuturuan ka mas, kumbaga kung sa ibang career tuturuan ka paano maging IT, tuturuan ka maging paano maging
tinuturo dito at pinag-uusapan natin success. And that is why, no wonder, marami nagtatagumpay sa IAM. Why? Kasi we always talk about success. Diba, sabi nga kung ano nga yung sinasabi, diba, nagkakatotoo nangyayari sa iyo. Oh. So, ibig sabihin, there's a higher chance, no, magtagumpay ka talaga, basta hindi ka mawawala. Basta dapat lagi ka nandun. That is the key. Parang baga yan eh. Alam nyo si IAM Worldwide, hindi lang nagbabaga. Naglilihab. Alam mo yung naglilihab, yung talagang, wow, diba, ang laki ng apoy. Pero kapag ka ikaw, napanghihinaan ka ng loob sa negosyo natin, umalis ka, no, hindi ka nagpaparamdam, mawawala ang baga mo. So, the only way para magbaga ka ulit, kailangan po ilapit nyo. Ayan. So, idikit mo ulit sa baga para magbaga ka ulit. So, yan lang naman ang kailangan natin gawin. So, sa presentation, ito po ang isa sa mga sikreto, ha? Ito, isa to sa secret sa presentation. Kailangan yung mga objections, ayan, objections must be answered. Yan. So, dapat masagot, no? Masagot, no? Pangit ako magsulat, no? Eh, ganyan talaga eh. Sabi nila, ano daw, kabaligta rin daw yan sa itsura. Yeah. Wala kayong choice. Sabi ng ibang, kapal na mukha nitong speaker na to, ah. Okay. All the objections must be answered. So, sa presentation mo, ito yung mga tips natin, no? Sa presentation po, kailangan lahat ng mga possible na pwede maging objections ng iyong prospect na sasagot mo sa loob ng presentation. Ayan, ha? Kasi, mangilan-ngilan lang naman ng mga major objections, eh. And we're not trying to convince them. We're here to educate people. We're here to educate prospect. How many of you agree? Diba? Hindi naman natin sila pinipilit na gawin yung ayaw nila, eh. Ano ginagawa natin? Ine-educate natin sila. A lot of people sinasabi nila, Sir TJ, alam mo gusto ko yan, kaya lang takot ako mag-risk. That is an objection. Di ba? Pero kung titignan mo, kung hindi ka nagre-risk, mas lalong risky. Di ba? Yun ang katotohanan. Oo. Pag hindi ka nag-risk, sigurado lugi ka na. Di ba? Bakit? Kasi nga, hindi ka nakakapag-start eh. Oo. Yung iba naman, busy daw. Busy sila sa kanilang ginagawa. Alam mo, gusto ko yung ganyang business, kaya lang busy ako. We're here to educate them. Diba? So, pwede mo siyang tanungin, Mr. Prospect, I have a question. Okay ba sa'yo yung ganyang ano? Kumbaga, are you happy na lagi ka nalang busy tapos wala kang oras sa family mo? Diba, mas masarap yung kapag ka ikaw ay nagkakaroon ka ng second income, tapos lalo na pag lumaki na, nagkaroon ka ng mga investment, you don't need to trade your time for money. Bakit? Kasi nagkaroon ka na ng leverage, lumaki na yung organization mo eh. Alam nyo, marami tayong top earner, kumikita ng 300,000 a month, 500,000 a month, without doing anything. Bakit? Kasi lumaki na organization nila eh. So, ano meron sila doon? Nagkaroon sila ng time freedom. Okay? So, yan ang IAM. Yan ang ginagawa natin sa IAM. Yung pwede mong kitain sa labas ng 30 years, pwede mong kitain sa IAM ng 3 to 5 years. Yes, that's possible. Now, kung ako tatanungin, saan mo gustong maghirap? Saan mo gustong ilagay yung oras mo? Di ba? Saan mo gusto? Mas naghirap ka ng 30 years o mas naghirap ka ng 3 to 5 years? And ladies and gentlemen, parehas ang hirap. Wala talaga madali. Mag-abroad ka, mahirap. Wala kang work, mahirap din. Mag-IM ka, mahirap din. Kaya lang, the difference is, nahirapan ka man dito, 3 to 5 years, maybe 2 years, pero meron kang chance ang umasenso. It's not a guaranteed. Wala namang guaranteed eh. Pero you have a chance. Ayan. Okay? So, ladies and gentlemen, presentation must be answered all the objections. What else? Keys. Ayan. Keep it short and simple. Huwag masyadong matagal. Ayan, binabasa ko po yung mga comment nyo. O, ano pa? Ayan. So, ayan, ang dami nagko-comment. Yes, yes. Okay. So, ladies and gentlemen, keep it short and simple. Pag nagpe-present, huwag masyadong matagal. Okay? Yung pinaka, ano lang, mas mabilis maintindihan.
So kailangan tini-check mo rin 'yan, pinapanood mo rin yung record mo. 'Di ba? So kailangan mas mabilis siyang mag-gets. Huwag yung sobrang tagal. Alam nyo, you can use yung yung tinatawag na power ng testimony. Ayan. So kapag ka nagpe-present ka, always remember the power of testimony. Kasi people buy true stories. People buy kapag ka may narinig sila mang story. So marami yan. Marami tayong ganun. Marami tayong mga call center. Lalo na kung may prospect ka call center, we have a lot of top earners na call center. Diba? Na ngayon kumikita ng maganda. And then kinukwento nila, you know what? Kung ano kinukwento nila? Dati silang negative sa ganito. Ayaw nila ng ganito. And then nung tinatanong ko, bakit ayaw mo ng ganitong business? Network marketing business, internet business. Kasi nakukornihan daw sila. Yung mga may palakpak pa, may training pa, parang masyadong, alam mo yon na nadjujulogan daw sila. But you know what? Ngayon, kasama na natin sila. And I agree with them. You know, alam mo sabi nila, habang kausap ko sila, sabi nila, alam mo TJ, okay lang magpaka-corny ako. Magpaka-jologs ako. Basta kumita ako ng malaki. Basta mabago yung buhay ng pamilya ko. Kesa ang ganda-ganda nga ng forma ko, alam mo na yon. Tama? So yun, and that is why, okay? Now, ladies and gentlemen, dahil tapos na po tayo dito sa ating presentation, the next is, ito na yung step. Ayan. So, syempre, no, nakapag-prospect ka na, you have the right mindset na, nakapag-invite ka na, the next is yung tinatawag na close. Ayan. So, tinatawag natin itong closing. Ayan. So, pagko-close ng iyong, what? Ano kino-close mo dito? Yung iyong prospect. Ayan. So, closing the prospect or closing yung invite mo, di ba? So, paano mo ba yung gagawin? So, pagdating sa closing, guys, listen to this. Pagdating sa closing, hindi naman kailangan natin silang yun nga, i-convince, no? Alam nyo sa pagpe-present tsaka sa pagko-close, it's labanan ito ng belief. Do you really believe? Di ba? Ano ba tingin mo sa ginagawa natin? Maliit ba to o malaki? Ayan, maliit na business ba to o malaki? Ito, kukwento ko lang, no? Isang araw po, ako po ay napasyal dyan sa isang hotel, no? Hindi naman ako madalas sa hotel, pero nakapasyal lang ako. Tapos, meron mga Korean, talagang formado sila, no? Sabi ko, ano kayang ginagawa nito mga to? Ano kayang business nila? And then, naglabas sila ng attache case, no? And yun yung business nila. Inabot yung mga product. You know what? Kung ano business nila? Wipes. Sino dito yung addict doon? Tisyong basa. Alam nyo ba yung tisyong basa? Yun yung business nila. Kinakapaka pa nila doon, di ba? And I realize, wala pala talagang negosyong maliit. Negosyanteng maliit mag-isip, meron. So it's how you see IAM. Di ba? It's how you see IAM. Pagkatingin mo dito maliit, maliit ang ibibigay sa'yo. Pag ang tingin mo dito, big time business to, this is a world-class business, malaki din ang ibibigay sa'yo. So what do you believe? Di ba? Parang yung naalala ko yung kwento po sa ano, hindi naman ako masyado sa Bible, no? Amateur, I'm an amateur. I remember yung story na nung panahon pa ni Jesus, ang daming tao, mayroon dalawang bulag. Tapos sumisigaw sila, Lord, have mercy! Sigaw sila ng sigaw. And then ang ginawa sa kanila, nilapitan sila. Tapos tinanong sila, what can I do for you? Diba? Can you imagine, no? Kung nakakita ka ng bulag, syempre, alam mo na, ang gusto niya, makakita. How many of you agree? Pakilagay nga po dyan sa chat natin, sa comment box natin dyan, ilagay nyo nga po, agree. Diba? Syempre, si Jesus, alam niya yung dalawang bulag, yun yung gusto nun. Pero tinatanong pa rin, kasi bakit? Ano ba gusto mo? That's why isimula natin yung training natin, yung goal eh. What do you want? Ano ba gusto mo ma-accomplish? Okay? Ano ba yung gusto mo talaga? So, tinanong pa rin sila. Sabi nung dalawa, we want our sight. In other words, gusto namin po makakita. And then, tinanong sila, do you believe that I am able to do this? Sabi ganun. And then, sabi nung dalawa, yes, Lord, we believe without a shadow of doubt. Walang duda, sigurado.
Diba? Kahit anino ng duda, wala. Sure kami. Pagka ginusto mo, gagaling kami. And then, ang sabi sa kanila, your faith has healed you. Yun yung ano, no? Kumbaga yun yung nakalagay. Pero ang totoo, kung imo-modernize mo siya, become what you believe. Diba? So, you become what you believe. Meaning to say, kung ano yung paniwala mo, naniniwala ka ba sa ginagawa mo? Kasi kung talaga naniniwala ka, you have that passion. Diba? Yung mga top earners natin, sila Mentor May, sila Mentor Peach, diba? Lahat ng mga top earners natin, pag tinignan mo sila magsalita, sila Mentor Marlon, they have a passion. They have a drive. Why? Kasi naniniwala talaga sila sa time freedom. Naniniwala talaga sila sa financial freedom. Naniniwala talaga ang company natin na there's a better way. Hindi lang trabaho ang pagkita ng pera. Meron pang iba. Tsaka hindi imposible na kahit na estudyante ka ngayon, kaya mong baguhin ang buhay mo. Okay? Na kahit na pabigat ka ngayon, dadating ang time, ikaw ang mag-aahon sa buhay ng pamilya mo. Na kahit na nag-abroad ka, hindi ka nagsasucceed sa abroad, wala ka naiipon, walang problema. Bakit? Kasi may IAM ka. Yan. Palakpakan naman natin yung company natin. Diba? So again, closing. When it comes sa closing, ano yan eh? Kung titignan mo, marami, no? Pero again, ang sinasabi nga natin dyan, it's the way you transfer your energy. It's the way you transfer your belief. Okay? So, tip number one is yung tinatawag na assume. Okay? Assume the sale. Ayan, okay? So, assume the sale. So, ano itong assume the sale na to? At ng tanong nyo. And then, sasabihin niya, yes. So, ano pong plano nyo? Ika-cash nyo po ba to or plano nyo i-credit card na lang? Ano pong gusto nyong i-avail? Gold package na lang o gusto mo mag-silver package na lang? Yan. So, ang negosyo natin, when it comes sa closing, this is a numbers game. Numbers game. So, ano ibig sabihin ng numbers game? The more entry you send, the more chances of winning. Dapat marami ka nakakausap. If you have 100 minutes, you spend 1 minute to 1 person. 1 minute to 1 person. 1 minute to 1 person. Rather than yung buong 100 minutes mo, nilalagay mo sa isang tao lang na maaaring hindi naman pala sasali. So, numbers game, guys. Kailangan marami kang numbers. Kailangan marami kang nakakausap. Kasi pag mas marami kang nakakausap, mas malaki ang chance agad na may sumali agad sa'yo. So, pagdating sa closing is, one of the best ways is just to assume. Diba? Binigyan mo siya agad ng form. Diba? Nilista mo agad yung pangalan niya. Kasi kailangan niya makapag-start agad. Another thing, no? Na pwede natin gawin sa pagko-close is yung tinatawag na 3 question. Tapos na yung presentation mo. Yan, lista ko dito ah. 3 questions. Yan. So, lista nyo na lang to. Hindi ko na siya masusulat dito. Number one, na pwede mong sabihin sa prospect mo. So, this is about skills, no? It's about skills. Number one is, you can ask your prospect, kung sakasakaling gagawin mo tong negosyo natin na IM, itong internet business natin, Mr. Prospect, magkano po ba yung gusto nyong kitain? Huwag naman yung sobrang laki, huwag din naman yung masyadong bababa. Yung masaya ka na pag kumita ka nun. So, halimbawa, sinabi niya, 50,000 a month, 100,000 a month. That's good, no? So, syempre, kailangan may sasabihin ka doon, I like it, sir, kasi hindi siya masyadong malaki. Tama-tama lang. Sir, kung sakasakali naman, ilang oras ang kaya mong ibigay? Kung gusto mo kumita ng 100,000, okay, ilang oras naman ang kaya mong ibigay? Syempre, pag nag-business ka, hindi naman pera lang na gusto mong kita, and you also need to invest time. So, pag sinabi niyang 5 to 8 hours, kaya kong ibigay. That's good. Diba? And then, ang next question mo sa kanya, Sir Mark, kung may ipapakita ko sa iyo, paano kikitain yung 100,000 a month na target mo sa pagbibigay ng 5 to 8 hours a day, kaya mo na ba mag-start ngayon? Ready ka na ba na magsimula ngayon?
Okay? So, ang tawag dyan, question. So, always remember, guys, when you do presentations, when you do your closing, kung sino yung nagtatanong, siya yung may control ng conversation. Make sense? So, again, you can use the 3 question. Okay? And lastly, yan, malapit na tayong matapos. Sino dito na-appreciate nyo itong training natin na to? Itong whiteboard training natin. Sige nga, paki-comment nga ng number 1 kung na-appreciate nyo naman to. Itong training natin, or kung natututo ka, no? Kung natututo ka. Sige po. Lastly, sa closing natin, yung tinatawag na fear of loss. Ayan. So, ano ba tong fear of loss na to? Paano ba to tumatakbo? Tapos na yung presentations mo, di ba? Ito yung last part, no? Sa dulo ng presentations mo, you can include this, no? Isama mo to. Napaka-powerful nito. So, let's just say, marami kayong prospect ko, no? Kunyari lang. And then, I'm doing the presentations. I always say this, no? Napaka-powerful nito. Kapag ka sumali ka, nakakabit ka agad sa amin. So, this is us. Okay? So, tapos na yung presentations, no? Ito na yung last part na sinasabi ko. Pag sumali ka, nakakabit ka agad sa amin. Okay? Naka-under ka sa amin. Kasi, nasa negosyo tayo ng network marketing. Di ba? Internet business. So, yung mga ibang sumasali, nalalagay po yan paibaba. Bakit paibaba? Bawal maglagay ng tao paitaas. Okay? And that's one thing na talagang maraming nai-inlove sa IAM. You know why? Kasi tayo ay one account policy. Ano ibig sabihin ng Sir TJ? Na ibig sabihin, malaking chance na natutulungan ka ng mga taong nauna sa iyo. Mga mentors mo. Can you comment, no, para lang malaman natin, mabilang natin. Sino dito yung nalagyan ka ng mentor mo? Yung meron kang upline, naglagay ng mga tao under your organization. Pakilagay nga po, me. Yan, para malaman natin. Okay, kasi sino dito yung mga nalagyan. Okay, kasi minsan may nagtatakot, totoo ba yan? Normal dyan yung nalalagyan ng tao? Yes. Yan, pakilagay nga po, me, kung sakasakaling ikaw ay nalagyan ng mga mentor mo, ng tao na hindi mo naman kilala, nagulat ka na lang may nilagay sa'yo. Ako rin, tataas na ako ng kamay. Ayan, so may marami nagmimi. Di ba? So yun ang kagandahan ni IAM. Dito nga normal eh. Di ba? Normal dito yung may 1,000 kang tao, may 500 kang tao agad. Normal yun kasi walang choice ang mga tao sa IAM maliban sa maglagay pababa. Okay, so going back sa presentation. Tapos mo lang paniwalagan, pag sumali ka, nakakabit ka agad sa atin, yung mga sasali sa ibang araw, nalalagay pababa. So, meaning to say, kung hindi ka muna sasali, ibang tao muna yung pasasalihin natin. Siyempre, marami tayong kausap everyday. Marami gusto mag-dealer everyday sa business natin. So, sasali muna si Mark. Di ba? So, pag sali ni Mark ngayon, na ibang ano na naman natin, ibang prospect natin, marami pa rin sasali. Now, after 1 month, sabi mo, Sir TJ, interesado na ako sumali. Game na, gusto ko na mag-IM. So, saan ka namin ilalagay? Dito ka ngayon sa ibaba. Okay? There's nothing wrong with that kasi marami ka pa rin mapapa-dealer. Marami namang customer eh. Di ba? Kaya lang, sayang yung mga tao na nauna ka sana. Kaya lang, naunahan ka nilang sumali. Paano kung masisipag sila? Sayang, wala kang financial benefit sa kanila. Eh ikaw, ang sipag-sipag mo, anong ibig sabihin yan? Eh di ang swerte nila. Okay? So ganun siya kasimple. Ano point ko dito? Pwede ka sumali ngayon, pwede ka sumali bukas, kahit next year ka sumali, pwede pa rin. Pero ang bottom line, sumali ka pa rin. Ang nasayang mo, yung time. Sasali ka rin pala, eh pinatagal mo pa. Di ba? And hindi ko to sinasabi sa script. This is true. Ang dami sumasali sa IAM, sayang hindi mo nasasalo. So when you do your closing, ang tawag dito is fear of loss.
Okay? Kasi totoo naman na talagang sayang. Alam nyo, maraming nga sumasali sa IAM, sabi nila, sayang, sana dati pa ako na-invite. Yung iba nga nagagalit. Bakit kayo mo lang ako sinama dito? Sana dati pa ako nag-dealer. Okay? So, time. Okay? So, are you learning ba sa pagkuklose? Ayan. So, now, dahil tapos na tayo sa pagkuklose natin, may idea na kayo, next will be, sir, ito yung blueprint mo. O, kailangan follow up. O, follow up. Yan. So, kailangan na pa-follow up natin yung ating mga nakakausap. Bakit? Kasi pag hindi mo yan finallow up, you know what will happen? Mawawala sila ng gana. Mawawala excitement nila. So, within 24 hours to 48 hours, kailangan na pa-follow up natin. Okay lang ba yun? So, kailangan na tawagan mo siya kinabukasan. Kasi kapag ang init niya, nawawala yan kapag hindi mo natawagan. Okay? Kasi marami talaga dyan. Interesado naman sila. Gusto nilang maramdaman gaano ka ba kaseryoso sa ginagawa natin. Ayan. So, gusto nilang maramdaman yan. Kaya, pakilagay nga po dyan 24 hours up to 48 hours. Kailangan ma-follow up. Ayan. So, kailangan yan, ha? So, importanteng-importante to. Kasi minsan hindi naman agad sumasali. So, syempre, huwag ka naman sosobra, ha? Huwag din naman yung sobrang kulit mo, everyday mo tinatawag yung mga prospect mo. Diba? So, at least once, pagkatapos nun, after 3 days, maybe after nun, a week, diba? At least, mabalikan mo lang siya. Sir TJ, ano sasabihin ko pag tinawagan ko siya or kapag tinext ko siya? Any good news? Ayan. So, pwede mo siya inform, Mark, oh, napatawag lang ako sa'yo, kamusta ka na, naalala kita. You know what? Merong good news. Ayan. So, bahala ka na kung anong good news, diba? Ang dami nangyayari. Sa company lang natin, ang daming good news. Okay, so ano pa yung pwede mong gawin? Pwede rin itong tinatawag na pag-add mo sa kanila sa group chat. Ayan, so pwede kang gumawa ng group chat, pwede kang gumawa ng group page. Kasi wala na, online na tayo ngayon eh, di ba? Online eh. So, ang maganda dito sa paggawa ng group chat at group page is na, kumbaga na, fa-follow up mo sila sa... Alam mo yun, parang medyo third party, no? Kasi hindi naman directly talaga sa kanila yung message mo. Okay? So, lagi nilang nakikita ngayon si IAM. Kasi pag parating nakikita ng prospect mo yung negosyo natin sa IAM, the time will come na kapag gusto niya na mag-business, ladies and gentlemen, ang iisipin niya at ang gagawin niyang business, IAM. Bakit? Kasi parating niya nakikita. Okay? So, make sense? Kaya, this is very, very powerful. Sir TJ, ano yung gagawin ko dyan? Ano yung ipopost ko dyan? Ano po yung dapat kong gawin? Okay. Very, very simple lang. Mag-post ka lang dyan yung mga nangyayari sa atin sa IAM. Diba? May bago na naman bumili ng sasakyan, post mo dyan. Meron na naman natulungan yung produkto natin, post mo dyan. May kumita na naman ng 5,000, kahit maliit lang, post mo dyan. Diba? May nakabili ng bahay, post mo dyan. Diba? May OFW na naman na nag-for good, post mo dyan. Kasi kapag ang prospect mo, lagi nilang nakikita na, wow, kahit pala hindi ako sumasali sa IAM, ang dami pala nangyari sa IAM, boom! That's the time na mas namomotivate siya. Kasi yun ang totoo eh. Kahit hindi sumali yung prospect natin, tuloy-tuloy pa rin naman tayo eh. Tuloy-tuloy pa rin naman ang IAM. Ang IAM naman, hindi naman tayo paliit eh. Palaki tayo ng palaki. At hindi rin tayo papangit ng papangit. Paganda ng paganda yung company natin. So, meaning to say, kapag hindi talaga siya sumabay, eh walang choice, mapag-iiwanan talaga siya. Diba? So, this is powerful then. Of course, yung sistema ng grupo mo, sa way ng pag-follow up, sa way ng pag-present, you need to submit din doon. Kailangan nagsusupport ka rin doon. And lastly, okay, asan yung ano natin? Okay, so simula ngayon, yeah, malapit na po ako matapos. Ito na po yung huli. Woo! Last part. Of course, yung tinatawag na leadership. Okay? Leadership. So, ano ba tong leadership na to? Kailangan maging leader ka. That is our goal. Hindi lang natin gusto dito na kumita ka.
ang pinaka main goal natin dito is maging leader ka. Our goal is not to create more followers. Our goal is maging leader ka. Ayan. So, pakilagay nga dyan sa comment natin. Okay, alam nyo ang agila, pagka sila po ay nanganak, yung mga iglit, no? Ang ginagawa ng magulang, unti-unting tinutulak hanggang sa malaglag. No? Kapag malaki na yung anak nilang agila, you know what will happen? Kailangan kumampay. No? Kasi kapag hindi kumampay, dere-derecho yung iglit niya na malaglag hanggang sa mamatay. Kapag namatay, hindi siya karapat dapat maging agila. Ayan. So, ang agila, wala kayong makikitang nagfo-flock. Ang agila, mag-isang lumilipad. Agree ba kayo doon? Wala kayong makikita yung parang kalapate, di ba? Marami sila, lumilipad. Walang ganong agila. Ang agila, mag-isa. And that is our goal. Di ba? Maging eagle ka, maging agila ka, maging leader ka. Ano ibig sabihin ng Sir TJ na maging leader? Meaning to say, kaya mong gawin ng negosyo mag-isa. Yes, nandiyan ang mga mentor. Yes, andiyan ang company to help you, to provide the best opportunity sa'yo. Pero dapat ikaw, kaya mong, parang yung mga leader natin sa ibang bansa, sila mentor Paquito, di ba? Pati nasa ibang country pa. Si mentor Paquito, di ba? I think, isa siya sa mga nauna nag-ano din eh. Di ba? So, siya muna doon, mag-isa. Di ba? Hanggang sa nagpalaki sila doon, ang grupo nila. And that is being a leader. So the question is, leader ka ba? Ang leader, ito po ah, ang leader, hindi sinasabihan. Ayan, hindi sinasabihan ng gagawin. Hindi ini-inform, umattend ng training. Ang leader, kumikilos mag-isa. Okay? So, ano ang tip natin, no? Kapag ka ikaw ay naging leader na, paano ka magiging best leader? You have to lead by example. Ayan. So, dapat, kapag ka-leader ka, kailangan po, no? Nakikitaan ka talaga na ikaw mismo nagiging example. Bago mo tinuturo sa kanila, ikaw mismo ginagawa mo. Okay, so participation. Pakilagay nga po dyan sa chat natin, game. Ayan, pakilagay po, game. Meron po akong ano, activity na ipapagawa sa atin. Pakilagay nga po dyan, game. Okay, thank you sa mga nagko-comment. Lahat po tayo ganito. Okay, sundin nyo lang ako ha. Susundin nyo lang yung sasabihin ko. Okay, so sige po, ganyan tayo, peso sign. Kahit na nandyan ka lang sa bahay mo ngayon, nasa kwarto ka, nakahiga, sige, antayin kita. Hanggat hindi mo to nagagawa, hindi tayo mag-start. Okay, nakaganyan ka na? Ready ka na? Okay, so I want you to write down your nickname sa hangin lang. Okay, sa hangin lang, sige, game. Sulat mo? Okay, sa hangin lang ha? Okay, tama ba ang pagkakasulat mo? Correct? Sa hangin lang, nickname lang. Okay, I want you to stretch your hand. Ayan, stretch mo, stretch. Ganyan ang tsura, stretch. Okay, naka-stretch na? Naka-stretch? Okay. I want you to put this hand, okay? Itong kamay mo na to. I want you to put it in your chin. Ayan, in your chin. In your chin. Okay? Guys, ito po yung chin. Ang tawag dito, cheek. Okay? Maybe some of you nakaganon, nakaganyan din katulad ko, di ba? Ito yung chin. Ang tawag dito, cheek. Okay? So, ano yung point ko? It's very, very hard to follow yung isang taong iba yung sinasabi niya sa kanyang ginagawa. Kaya, make sure, no? Remember na people follow what you do, not what you say. Ayan. So, kaya importante, lead by example. Next, open to correction or improvement. Ayan. So, dapat dito, coachable ka. Kapag ka-leader ka na, hindi porkit mas mataas ang posisyon mo sa mga ibang kumpanya, dito hindi ka na makikinig. Dapat dito, binababa mo yung pride mo. Kasi,
Marami dito kumikita undergraduate. Marami dito bata kumikita ng maganda. Diba? So, ibig sabihin, merong kang coachability. Dapat nagpapa-mentor ka. Diba? Hindi yung tipong, hindi, mas ano ako eh, mas magaling pa ako dyan sa ano. Diba? Hindi siya ganun. Hindi siya nagwo-work dito. So, you need to be open to correction. Kapag sinasabihan ka ng mentor mo, eto yung gagawin mo, eto yung activity natin, follow the system muna. 1 year, 2 years, hindi nag-work sa'yo, that's the time. Maybe that's the time you create your own. Pero yung mga mentors kasi, walang itunuturo yung mali sa'yo. Kung meron kang ikaka-improve, huwag kang mabilis ma-offend. That is our business. So, minsan yung mentor mo, sasabihin ka, uy, alam mo, dapat ganito, maganda ganyan. Kailangan thankful ka doon. Hindi lang yung parating maganda. Hindi lang parating maganda ang naririnig mo sa'yo. Dapat ikaw mismo, thankful ka rin kapag ka nasasabihan ka na, uy bro, dapat ganito, maganda ganyan. Diba? So, napaka-importante, no? Napaka-importante. Being open to correction. Kasi yung iba, pag nakukorek sila, halimbawa, sinabihan sila, uy, alam mo, brother, mas maganda siguro, ganito, ganyan. And then yung respond nila, bakit ikaw magaling ka? Diba? Magaling ka ba? Diba? So, yun yung mali. Diba? So, being open to correction. Mentor, salamat sa pagkukorek mo sa akin. Mentor, maraming salamat sa walang sawa na, alam mo yun, pagpo-provide ng value sa akin. And next, being a leader, of course, ito yung dapat mong gawin. Being open to correction, you have to lead by example. And as a leader, you also need to do this, no? Ang tawag dito is speak life. Ayan. Speak life. Okay? So, ano ibig sabihin yan? In our business, we don't build business. We build people. Diba? Yung people natin, yung grupo natin, yun na nagbibuild ng business natin. So, kaya dapat wala tayong pagod, diba? To train our team. Kasi pag yan naging agila, isang agila lang sa kaliwa, isang agila lang sa kanan, malayo ang mararating ng business mo. Amen? Okay? So, speak life. So, don't speak death sa iyong business partner. Yung iba kasi, ano yung mali. No, mali yung sabi nila. Nangyayari yun. Misa, sasabihin mo sa downline mo, alam mo, downline ko, tamad-tamad ka talaga eh. Ikaw talaga, wala ka talagang, ano eh. Diba? Yung mga ganun. So, hindi siya nakakatulong. When you kumbaga parang power tripping, no? Parang pina-power tripping mo. Hindi nakakatulong sa business mo, sa organization mo yung ganun. Okay? So, marami nga dyan kapag nakapagsabihan mo pa ng hindi maganda, nag-away kayo, ganun. What will happen is, nakakatampuan hanggang sa nawawala pa. So, you have to control your emotion. Okay? Kailangan dito talaga, alam nyo sa IM, unti-unti, mamamanage mo dito yung pag-uugali mo. Unti-unti. Kasi, kapag ka hindi, maraming mawawala. Okay? So, simula ngayon, we need to speak life. Diba? Kahit na bago, alam nyo, ito yung katotohanan. Yung iyong business partner, kahit na bago yan ngayon, kahit na bata yan ngayon, diba? Kahit na, kumbaga kung titignan mo, nagsisimula pa lang yan ngayon. Always remember this. Hindi mo alam sino yan someday. Hindi mo alam sino yan someday. Sa totoo lang. So, acknowledge natin, Mentor Liovi, tsaka Mentor Mike De La Cruz. Okay, nandiyan po sila, nanonood. Okay, so you need to speak life. Alam mo bro, kanyari nagsalita yung leader mo, nag-share siya, or meron siyang, alam mo yun, meron siyang ginawa sa business mo, you appreciate it. You appreciate it. Sabi mo dun sa leader mo, sabi mo sa kanya, bro, ang ganda nung ginawa mo kanina, bro, I really appreciate that. Sana next time, gawin mo ulit yun. You speak life. Diba? So I remember si Press AM, ganun din yun. Sa lahat ng mini-mentor ni Press AM, alam mo kung, I'm sure marami dito na mentor din ni Press AM. Diba? Anong sinasabi ni Press AM? Ano ka ba? Mas magaling ka pa dun. Kaya mo yun. Diba? Walang imposible. So, ganun siya. And that is why it gives us life. Kahit na hindi tayo naniniwala sa sarili natin once upon a time, because someone believe in us, mas lalo tayo naniniwala. And that is one way to create leaders. Kasi may mga taong hindi naniniwala sa sarili nila na kapag naniwala ka, mas naniniwala na din sila. Amen? So, simula ngayon, you need to speak life. Find a way to appreciate, to compliment your leaders. Okay? And magugulat ka
kung ano yung sinasabi mo sa kanila, nagiging ganun nga sila. Okay? So, next, of course, is leadership. We're almost done. Okay? Actually, tapos na tayo. So, this one, of course, ikaw bilang dealer natin, bilang part natin sa IM, of course, this is, no, ikaw as a leader, you speak life. Ngayon, kapag ikaw naman nasabihan nun, you absorb it. Okay? You absorb it. Diba? Maganda nga, i-record mo yun. I-embody mo yun. And those people na mga negative naman yung sinasabi sa'yo, eh, wag mong papakinggan. Okay? Kailangan, pasok dito, labas dito. I remember this story na merong isang balon. Ayan, ganyan ang itsura niyan eh. Tapos, merong mga puno, merong mga ibon, may mga puno dito, tapos, merong araw. Ang ganda ng araw. Okay? So, may mga grass. May mga grass. And then, merong mga palaka sa ilalim ng balon. Okay? Ang ginagawa ng isang, etong mga palaka na to, for century, for many, many years, for hundreds of years, ladies and gentlemen, walang nakakalabas dito. Pangarap lang ng mga palaka dito na one day makalabas. Okay? Now, merong isang patpati na palaka, tumatalon na siya ng tumatalon. So, nakita siya ng mga, kasi ano siya eh, basta meron siyang, ano, meron siyang drama. Pangarap ko makalabas. Kaya lang, talon lang siya ng talon. E bata pa siya, patpatin pa. Nakita kayo ng ganun? Yung payat. So talon siya ng talon. Alam nyo, nakita po siya ng mga medyo mas matatanda na napalaka. Sabi sa kanya, iho, anong ginagawa mo? Ang taas ng pangarap mo ah. Alam mo ba kami nung lolo mo? Sabi sa kanya, kunentuhan siya. Nilecture, no? Yung lolo mo, nung bata pa kami, ginawa namin yan. Tumatalon din kami. Wala, yung lolo mo patay na ngayon. Huwag ka na magpakapagod. Eh, enjoy mo na lang kung ano yung meron dito. Pinayuhan siya. Dumating naman yung mga binata, no? Siya, ang ginagawa niya, kahit kinausap siya ng lolo, talon lang siya ng talon. Dumating naman yung mga binata. Mga malalaking katawan, okay? Nakakita na kayo ng gano'n, yung talagang busog na busog yung mga muscle. So, tinawanan siya. Sabi sa kanya, uy, grabe ka, ang sipag mo ha. Kami nga, malaki yung katawan, hindi nga kami nakakalabas dyan eh. Tapos ikaw, talon ka pa ng talon. Taas ng pangarap mo. So, ang ginagawa niya, talon lang siya ng talon. Dumating na yung mga kaibigan niya, sabi sa kanya, uy, Brad, maglaro na lang tayo. Huwag ka na. Papakapagod ka, sobrang taas niyan. It's impossible. Diba? Hanggang sa dumating yung time po, yung buong community nila ng mga palaka, sinisigawan na siya. Alam nyo kung ano sinisigaw? Hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Ang dami sumisigaw sa kanya. Alam mo ginagawa niya? Talon na siya ng talon. And you know what happened? One day, nadidevelop pala yung muscle niya. Nung nadevelop yung muscle niya, lumaki na lumaki. And you know what happened? Isang araw, nakalabas siya. Alam niyo, nung nakalabas siya, talon siya ng talon, tuwan-tuwa siya. Kasi nakita niya, may araw pala, ganito pala itsura ng puno, ang sarap pala dito. And then, nagulat siya, biglang meron dumakma sa kanya. Nung dinakma siya, kinuha siya nung tao. Meron palang nakatapat na CCTV dito. May CCTV pala na nakatingin dun sa balon na yon. And then, yung mga scientists, pinag-aaralan pala for many years yung balon na yon. And they found out, yung isang nakalabas, binuksan nila, no? Dinala nila dun sa office nila, tapos binuksan nila yung palaka. Kasi, hindi sila makapaniwala, ano ang meron dito sa palakang nakalabas? Bakit siya nakalabas? Anong special dito? And you know, nung pinag-aralan nila, binuksan nila, they found out na walang special dun sa nakalabas sa palaka. You know what they found out? May defect yung palaka. Ano yung defect? Bini!
Yung patpati na pala nakalabas, bingi pala. Wala pala siyang naririnig. Hindi niya pala narinig yung sinabi sa kanya nung matanda, hindi niya pala narinig yung sinabi sa kanya nung mga kaibigan niya, pati yung malalaking katawan, pati yung buong community. Hindi niya pala narinig. Akala niya, kaya mo yan. Kaya mo yan. Akala niya yun na sinasabi sa kanya. Pero, yun nga ang point. Yung mga negativity na dumadating sa buhay mo, yan pala dapat pumapasok dito tapos lumalabas din. Bakit? Kasi wala naman niya madudulot na maganda sa pagkuha mo ng pangarap mo para sa pamilya mo eh. May nagsasabi sa'yo, hindi mo kaya yan, di ba? Minamaliit ka, o kung ano man. Bakit mo papakinggan? Wala naman siya may dudulot sa'yo. Di ba? So, yan eh, normal yan. May mga ganyan talagang tao. Kaya nga, nasa IM tayo. Kaya nga, importante yung pagdikit mo. Kaya nga, importante dito, we speak life sa'yo. Tinitrain ka namin. Kasi kami, naniniwala kami, kahit bago ka pa lang ngayon, dadating ang time, magkakaroon ka ng sarili mong team. And that can only happen if ano ibig mo sabihin sa TJ? If you don't listen to people that is putting you down. Okay? So, are we guys learning? Marami ba tayong ano? Marami ba tayong natutunan? Always remember, recap natin, let's have the right mindset, di ba? Yan ang una natin. Next, of course, prospecting. Okay? Simula ngayon, you grow your connections. Number 3, of course, invitation. So, dapat nag-i-invite tayo every day. At least 3 every day. At least 5 every day. Minimum. Of course, presentations, pang-4, dapat lahat tayo matuto mag-present. Pang-5, of course, closing. Dapat marunong ka rin mag-close. Alam mo yung sasabihin mo. And number 6 is follow-up. Kailangan natatawagan mo or na ilalagay mo sa sistema nyo ng follow-up mo yung iyong mga prospect. And lastly, of course, kailangan maging leader ka. At kapag naging leader ka na, you have to lead by example, and at the same time, you need to build relationships sa tao mo, and you need to keep them. Keeping ang isa sa key sa pagpapalaki ng team. Pag-attend ng training ang isa sa sekreto sa pagpapalaki ng organization. So, simula ngayon, let's do yung sistema natin na to at the same time yung sistema natin sa company. And I'm sure, it is a matter of time, you will succeed. Okay? So, claim. Ayan. So, lagay nga natin dyan, claim it, mentor. Lagay natin dyan sa comment section natin. I claim it, mentor TJ. Ayan. So, I hope marami kayo natutunan sa ating training tonight. So, again, feel free to share pa rin ito. Baka may mga leader ka dyan na hindi pa naka-attend sa ating training. I hope nakakontribute ako ng konti sa'yo. So, again, tomorrow again, may training ulit tayo. Okay? Kasi we want to equip you. So, let's follow our system sa company natin. God bless po. And maraming salamat po sa lahat ng umaten sa ating training. Okay? So, thank you very much, guys. Stay safe. Stay safe, everyone. God bless.